Share mo lang radio. Hugot mo, sagot ko. Ako ang iyong lingkod, Papa Ben. Magandang buhay sa ating mga tagapakinig. Ang istoryang itatampok natin ngayon ay nagmula kay Binibining Angelica Dimacali mula sa Quezon City. Dear Papa Ben, ako po si Angelica, isang estudyante, kaibigan, isang anak. Normal lang ang buhay ko. Pilit kong ginagawang normal ang buhay ko. Babae ako. Oo, babae ako. Sa paningin ng iba, lalo na ng mga magulang ko. Pero ang totoo, puso matanto na nakain ko sa likod ng isang malabo ng pang-instani. Opo, Papa Ben, tokoy ko, sigot ko. Hindi ko alam eh. Parang sinalo ko na lahat ng problema. Halo-halo na. Sa akad, sa simbahan, sa pamilya, sa kaibigan, sa kasarian. Lahat na siguro, ayaw ko na nga ipagpipuloy yung buhay ko. Pagod na ako. Tama na siguro. Papa Ben, paano na? Ito ang aking Ben. Okay, class. When was the first ever Pride March? Anyone? For 20 points. Yes, Angelica? Ma'am? Nice catch, ma'am. For sure, alam na alam ni Shibuli yung unang kabaklaan sa kasaysayan, right? Month of June was chosen for LGBT Pride Month to commemorate the Stonewall Riots, which occurred at the end of June 1969. It's gender preference kasi ignorant child. Ooh. What? Ignorant child? Ikaw? Tama na, Rivana. Happy ka na, sis. Isa pang malansa. Huwag mo nga ako masisis. How dare you? Wala akong kapatid na bakla. C-Y-S-T kasi. Bukol. Duh. Wala rin ang nakong sister na kapatid ni Lucifer. Boom! Stop it. Won't you? Okay, behave. Class, before I dismiss your class, I'd like to announce the chosen participant of debate from your section. Go, Angelica. Ikaw yan for sure. Best speaker that ever existed in my heart. Uy. Sorry, Alfred. I'm actually referring to Miss Jessie Roosevelt. The committee actually adored her speech. Huh? Paano nangyari yun? Goodbye, class! Sino ngayon yung ignorante, Miss Tipo? Or should I say, Mr. Shibuli? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Siguro pinagnanasahan mo ko, no? Hell no! You're disgusting. Mahiya ka nga. Galing ka sa matalino at religyosong puno ng pamilya tapos ganyan ka? Such a disgrace sa legacy ng tatay kong pastor ng kulto niyo. Halika na nga, Angelica. Tandaan mo, Rivana. Alam mong hindi mo deserve yan. If I know, scripted ang speech mo nun. Shit! Sis, okay ka lang? Sa akads, sa standing mo, ayos lang yun, be. Mas magaling ka pa rin naman kaysa sa golden stone na yun. Don't pressure yourself. Chillax and enjoy. Hindi nyo kasi alam yung nararamdaman ko. Yung expectation na magulang ko para sa akin. Yung mga pangarap nila para sa akin. Yung tipong lagi ko naman ginagawa yung best ko. Pero in the end, parang wala pa rin. This was my last coin. Wala na. Kung sa bagay, kung ako rin naman ang sitwasyon, naku, baka nagpatiwakan na ako. By losers. Hay nako! Yung malapox na yun, makonsensya ka sana, ate girl. I'm still proud of you, Angelica. And will always be. Karaka, besh! Sana hindi kayo mawala sa tabi ko, kahit lamang yung tunay ko pagkatao. Salamat. Uy, chill lang. Group hugs! Hey, Beb. Una na ako, ah. Alam niyo naman, yung bebe ko, Siloso. Angelica, I am always proud of you, bebe. Maharap ka, Pamelo. Magpakalalaki ka nga. Bahala ka, mapupunta ka sa impyerno. Angelica, okay ka lang? Huwag makuha ka. Huwag. Angelica! Jen! Impyerno, bakit mali ba to?
Mali ba? Ah! Share the words of God! Dad! Nak, ayos ka lang? Oh, opo. Mamaya may service ka. Nakaschedule ka para sa special cell group. Untrust to your hands the worst cases. Worst cases? Like what, Dad? Yung mga kapatid nating member ng LGBTQ+ community, tulungan mo silang linisin ng kanilang mga hangarin at iwaksi ang imoralidad. Tulungan mo anak nang makita nila at mapagtanto ang nice ng may kapal. Nga pala, invite mo yung friend mong si Pomelo nang maging tuwid. Malapit na ang paghukom. Dad. Sige nak, may phone call. Wait lang. Dad, I'm a lesbian. Tomboy. Sobrang tagal ko nang tinatago to. Hirap na ako, Dad. Okay, okay. Thank you, Miss Atkinson. I'll make sure na makakarating yung donation mo sa ministry. Ano yun, nak? Umiiyak ka? Bakit? May sakit pa, iha? Wala lang po, Dad. Practice lang po currently. Was my acting confusing? Ha? Mauna ka na. Okay po. Ma, dito na ako. Ba't umuwi ka pa? I heard from Juicy's mother na first loser ka. Second option, natalo ka ni Juicy sa debate? Naguhan pang humarap dito. Nakakahiya ka. Kung alam ko lang na magpapabaya ka sa pag-aaral mo, eh di sana pinatulong na lang kita dito sa bahay. Ma, sinubukan ko naman lahat. Inuukol man man, mapagod na ako. Ma, sorry ma. Lahat? Kung lahat ginawa mo, eh di sana ikaw ang pinupuri ngayon ng mga kabaryo natin. Kung ginawa mo lahat, eh di sana kahit papano, maisusukli ka sa lahat ng paghirap at pagkakayod namin. Kaso ano, wala. Ma. Shucks! Ma! Ano, Ami? Ma! Si ate! Kuya Jerome! Ate! Jerome? Yung tomboy na anak ni Maringwena? Ano meron? Natagpo ang patay! Ma! Nagbigti sa banyo! Mabuti lang yun, nang mabawasan ang bilang ng mga salot sa lipunan. Walang takot sa Diyos, immoral. Grabe ka, Ma! Totoo naman. Nakakasuka kaya na magkaroon ng anak na ganyan? Hindi ko nga alam kay Maringwena kung bakit at paano niya napagtitiis ang mabuhay kasama ang makasalanan taong yon. Nakakadiri. Naguguluhan ako sa aking pagtatao. Ang pagkakamali di makita. Ngayon'y alam ko na ako'y talagang iba na aking pagkatao'y sana. Hello, sis? Nasaan ka na? Beth, sagutin mo yung phone mo. Almost a week ka ng missing, Beth. Ate, nasaan ka na? Ate! Angelica, sagutin mo yung telepono. Anak! Anak, sorry. Nak, balik ka na. Sorry si mama. Anak. Anak. Hindi na alam ang gagawin. Palong itatago ang katauhan ko sa kanila. Bakit pinagawa kami sa yan ang kwento ng buhay ko. Dear Share Radio, Papa Ben, sinulat ko ang liham at dialogong ito ayon sa lagong ng aking mga karanasan. Ayoko na, Papa Ben. Sawa na akong mabuhay. Wala nang ilawin. Sinulat ko ang liham na ito at dali-daling dinulog sa tanggapan ninyo noong 12 ng Nobyembre taong pangkasalukuyan. Malamang, lumipas na ang isang linggo bago mo ito matanggap. Marahil, Papa Ben, ngayon masaya na ako. Kasi masanay mga taong iniwan ko. Oo, Papa Ben, sinagot ko yung panalangin ng karamihan na mawala ako. 911, please! Call 911! Now! Now! Song! Pick a song! Ben, masisira ka! Turn that off! Johnny, turn off Ben's microphone! Now! Tutuloy ko ito! Kahit matanggal ako sa trabaho, itutuloy ko ito. Shit! Bahala ka! Sa mga mahal ko sa buhay, kay Mama, kay Papa, kay Amethyst, kay Pomelo at Strawberry. Oo, yun yung ako.
hindi tuwid na babae. Tomboy. Sorry, kasi hindi ko kinayang sabihin noon. Kasi natatakot ako. Nahiya ako. Nandungo ako. Pero ngayon ay hindi na ako masasaktan. Ayos na. Sorry, ma, pa, ami, friends, sorry. Malamang naaagnas na ang katawan ko ang maaabutan niyo dito sa Quezon, sa dati nating bahay. Ma, pa, sensya na, Papa Ben. Hindi mo na ako mabibigyan ng advice, pero sana magsilbing leksyon ang buhay ko para sa lahat. Lahat may karga, lahat may hirapan, paalam. Mahalagang paalala, sa bawat 4 na segundo ay isang indibidwal na nagpapatiwakala ayon sa datos na inilatag ng World Health Organization. Ang depresyon ay hindi biro sapagkat unti-unti itong sinasakop ang mental at maging pisikal na kalusugan ng isang taong nakakaranas ito. Ang paalalang ito ay nagmula sa kagawaran ng kalusugan.